So, yun mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. Ang re-refer natin yun ay isang TCL CRT TV na flat 21 inches. So, huwag natin patagalin mga bro yung trouble niya. Ayan, may power naman to eh. Yun, di ba? Parang may helicopter sa loob. So, pagka ganyang trouble ng TCL mga bro, kadalasan nasa secondary ang sira o kaya naman feedback, may shortage sa B plus o kaya sira mismo yung ating flyback. So buksan na natin. So ito na yung board nya mga bro. Kanina narinig natin yung kanyang trouble mga bro. Meron parang helicopter. So visual check natin. Okay naman, wala naman siyang parts na nasunog. Yung board na malinis naman. Ayan, di ba mga bro? So, test natin yung voltage niya sa secondary. So, bali ang range natin mga bro, 250 volts DC para sa B+. Huwag natin kalimutan yung ground. Ilagay natin sa body ground ng na nasa picture tube. Tapos i-test natin yung kanyang B+. Ito yung B+ niya. Ito yung collector. So i-power on ko na tapos isasaksak ko. So, i-test natin yung kanyang B+. Ano mga bro, nakita nyo, di ba? Meron siyang B+, kaso fluctuated. Sumasayaw yung ating pointer. So, ibig sabihin, wala tayong shorted sa ating horizontal. Kung may shorted kasi yun, mga bro, mostly nasa mga 10 volts lang yung maririd natin. O baka wala pa nga. Pero yan, meron naman siya. Umabot naman siya ng hanggang 100 volts. Kaso lang, nagpa-fluctuate. So, test natin yung ibang secondary. Tatlo lang naman yung secondary nito. Dalawang 12 volts. Yun, no? Sa mga bandang 3 lang siya. Pag-fluctuate pa. Tapos yung sa supply ng kanyang audio, ganun din. Fluctuate din na nasa bandang 3 volts lang. So, dahil yung B+ natin umabot naman ng 100, tapos ayun, nakabunod na pero nagpo-pondo siya. So, ibig sabihin, okay pa naman yung ating capacitor sa B+. Kapag sira kasi yan mga bro, hindi na siya magpo-pondo. Tsaka, pwedeng ganun din yung trouble niya. Yung may parang helicopter o lumalangit-ngit. So, try muna natin i-check yung, dahil nakita natin kanina may B+, so good yung ating horizontal pag ganun. Tsaka yung ating flyback. Kapag sira yung flyback kasi may leak, tapos fluctuated, sobrang baba ng B+ natin. Umabot lang siya ng, baka mas mababa pa sa 50 volts. Tapos yung ating horizontal output, mabilis yan uminit pag sira yung ating flyback. Pero ito, halos wala siyang init mga bro. Malamig pa nga. So, pwede rin na yung sira natin vertical. Diba? Pero bago nating check yung vertical, check muna natin yung
capacitor sa secondary. Pwede rin pala na nasa feedback. Yan, madalas din sa mga Blue Dot, nasa feedback yung sira nila. So, siyempre, hindi tayo ng tulong sa ating ESR meter. So, ayan mga bro, ito na yung ating ESR. So, i-center muna natin ang kanyang pointer sa 0, yan. Test natin yung sa B+, capacitor sa B+. So, normal pa yung 100 microfarad lang naman to. So, normal pa. Itong isa 47. So, normal pa rin. Yung supply naman sa jungle, itong 12 volts. So, itong capacitor na to 1,000. So, umabot na lang siya ng 0.1. Pwedeng mahina na ito mga bro. So, yung meron siyang kasunod na 470 microfarad. So, yung pwedeng mahina na rin ito. Kasi dapat halos sumagad siya. Pero ito nasa, malapit na siya sa 0.2. So, yung supply naman, ay yung capacitor para sa audio naman ito. So, ito sira na rin to. Nasa 0.3 na siya. 470 microfarad, dapat nasa 0, ay 0.05 lang siya. Halos agad dapat. So, itong isa mahina na, pero itong isa sira na talaga. So, parehong 470, palitan natin mga bro. Try lang natin baka sakaling gumana pag pinalitan natin yung dalawa. So ito yung isa, 470. So, bunutin ko rin yung isa. So, 470 rin. So, i-test natin sila sa ating ESR habang nakatanggal sila. Kasi minsan palyado yung ESR pag nasa nakalagay pa sa circuit. So, ayun, di ba? Sirang-sira na pala talaga ito. Yung sa audio, sa 0.5 na siya. Yung supply para sa jungle naman, ito yun. Sira na rin mga bro. Diba, ang layo. Kanina nasa 0.2 lang siya ngayon. Nasa 3. Diba? O, kaya sira na talaga itong dalawa. Try muna natin palitan yung dalawang 470 microfarad. So, ayan, meron, mga bro, meron na tayong nakuha. Ayan, medyo makakapal pa itong capacitor na to. So, galing ito sa LG board. So, ayan, mga bro, matapos natin mapalitan yung dalawang capacitor, pwede na natin siyang i-testing. So, 250 volts DC ulit sa B+. Check natin kung ayun mga bro, fluctuated pa rin. So, hanap pa tayo ng ibang pwedeng pagmula ng mayang fluctuated mga bro. So, bunutin ko muna. So, ayun mga bro, bali ginawa ko, dinisconnect ko muna yung B+ para masigurado natin na good pa yung ating playback. So kapag dinisconnect natin yung B+ natin, so ibig sabihin isolated na yung ating playback. Pero kapag nag-blink pa rin o nag-fluctuate pa rin, ibig sabihin nasa primary o secondary talaga yung sira natin. So i-power on ko ulit. Tapos isaksak natin. Check natin yung B+. Dito na tayo sa may capacitor. So, ayun mga bro. Sumasayaw pa rin yung ating voltage.
Tapos yung indicator light niya, nagbi-blink. Ayan o. Diba? So, ibig sabihin, nasa primary or secondary talaga yung sira natin. Pero na-test na natin yung mga capacitor dito sa secondary. So, dalawa yung nakita natin na sira. Pinalitan natin, pero same result. So, proceed tayo naman sa primary. So, check muna natin kung nagpo-pondo yung, kung may pondong voltage yung kanyang first filter bago tayo mag-test ng ibang parts ng primary. So, yan, naka 220 volts tayo. So, ayan, mga ba, meron siyang voltage na napondo. So, mostly kapag may nagpondo siyang voltage, pwedeng good pa yung ating first filter o yung main capacitor. Pero para sigurado, check natin sa ating B+. So, ay, sa ating ano pala, sa ating ESR. So, dahil meron siyang pondo, tanggalin natin yung pondo niya. So, pwede tayong gumamit ng soldering. Soldering. Para hindi masira yung soldering niya, i-ano nyo lang mga bro. Taplis-taplisin nyo lang. Tapos babaliktad nyo. Kasi kung may diode yung soldering nyo, hindi siya magkukuhan. Hindi madidrain yung ating capacitor. So, check natin kung meron pang napondong voltage. Meron pa siya, nasa mga 50. So, i-short na lang natin sa ating test probe. Walang spark mga bro. Dapat meron yung spark kapag galon pa kataas. Yan o. No? Sinort na natin, dapat wala na to eh. Pero siya meron pa rin. So, try natin i-test yung sa ESR kahit na may pondo pa siya. So, konti lang yung galaw ng ating ESR. Ayan o, di ba? Pag sinort natin yung probe niya, okay naman. So, i-test natin sa capacitor. Wala nang reading mga bro. So, sira na pala yung capacitor natin. Posible palang mangyari yun mga bro, kahit na nagpo-pondo pa siya, sira na rin. So, try natin bunutin. Baka yan lang talaga yung sira. Ang value ng first filter nito, 220 microfarad. Ay, putol na pala. And mga bro, hinila ko lang yung isang pin na tanggal na kagad yung ano. Diba? Pero nakakapagtaka, nagpo-pondo pa rin siya kahit nasira na. Pag hila ko, natanggal ka agad. So, ito yung naputol na pin ng capacitor. So, ang value nito, 220 microfarad, 400 volts. Kahit 450 volts, ipalit nyo pwede. So, ayan mga bro, meron na ako nakuha. Medyo malabo lang yung, malabo na yung sulat niya, pero tinest ko sa ESR, good pa siya. Yan o, sumagad, di ba? So, ito yung ilalagay natin. So, ingat lang tayo mga bro pang magpapalit nito. Dapat siguraduhin nyo na yung polarity niya ay tama kasi masyadong mataas yung voltage nito. So, baka sumabog. Masabugan kayo.
So, ayun mga bro, nailagyan na natin. Pwede na natin itest agad-agad. So, bali nakatanggal pa yung ating B+, naka-isolate pa. So, yun mga bro, wala na siyang fluctuated. Hindi na fluctuated, tapos yung ilaw natin, hindi na rin nagbe-blink. So, pwede na nating hinangin yung ating B+. Tapos, check natin kung meron ng kung normal yung kanyang oscillation. So, ibababa ko muna. Delikado kasi mga bro pag nakasandal sa mismong CRT board. Yung 180 volts niya pagka nagka-supply yun, pwedeng mag, manira yun mga bro pag dumikit sa iba pang parts. So ayan, i-testing na natin. Pari nakatanggal po yung speaker niya tsaka degausser. Testing ko muna kung mag-oscillate. So yun mga bro, meron na siya, nag-oscillate na. So meron na ring heater. So check, ihiharap ko na lang. So check natin kung meron na siyang blowback. Yun mga bro, di ba? Okay na siya. Normal na normal yung kanyang display. Diba? Malinis, walang interruption. So, hindi na natin lalagyan ng antena mga bro para iwas tayo sa paulit-ulit yung sinasabi. Sa copyright. So, minsan na kasi akong na-strike. Kaya nadala na ako. So, at least mga bro, na gawa natin yung kaninang trouble niya na fluctuated ang supply. So, yun lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood.